Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at kumusta na ang bawat isa sa atin? Dalangin ko po ng pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na dumadaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo ay naririto muli sa aking segment ng aking YouTube channel na pinamagatang Mga Pagkaing Pang-espiritual sa Araw-Araw mula kay Tito Bel. Sa araw na ito, tayo ay nasa 73 araw na sa pagbibigay natin ng mga pagkaing pang-espiritual sa araw-araw. At ang ating talakayin sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng quiet time sa bawat araw kasama ang Diyos. Sa buhay ni Jesus, ipinakikita niya ang kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa Diyos ayon sa sinabi ng Marcos Kapitulo 1, Versikulo 35 na nagsasabing, "Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya." Ang presensya ng Diyos ay isang lugar kung saan magandang simula ng ating araw. Kaya bago pa natin harapin ang abalang mundo ng ating mga Messenger, Facebook, Twitter at iba pa, ituon muna natin ang ating isipan sa paglaan ng oras upang makasama ang Diyos sa umaga. Ang ating pang-araw-araw na quiet time ay dapat ang pinaka-the best na oras sa buong maghapon. Ano ang layunin natin? Bakit kailangan natin na magkaroon ng quiet time sa isang araw? Ang layunin ng ating quiet time ay upang lubusan nating makilala ang Diyos at si Jesus at malinang ang ating relasyon sa Kanila. Ang pakikipagkita o pakikipag-usap sa Panginoon habang maaga pa ay isang pribilehiyo. Ang pakikipag-usap sa Ama sa pamamagitan ng ating panalangin, pag-aaral ng Biblia, pagninilay-nilay at pagsusulat sa ating mga natutunan ay isang mahusay na kaugalian na dapat nating isinasagawa tuwing umaga sa bawat araw ng ating buhay. Ang kaugaliang ito ay makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng layunin sa buhay, kapayapaan at magkaroon ng espiritual na paghahanay sa ating buhay. Ito ang ilan sa mga benepisyo sa pagkakaroon ng quiet time sa ating pang-araw-araw na gawain. Una, napapalakas ang ating pananampalataya. Ang regular na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nakakatulong sa atin upang mapalalim ang ating pagkaunawa at relasyon natin sa Kanya. Nakakatulong din ito upang lumago tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, nakakahanap ng gabay at tamang direksyon. Ang paghahanap ng gabay sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni ay makakatulong upang matagpuan natin ang tamang gabay, tamang direksyon at layunin natin sa araw na ating haharapin. Pangatlo, pagbuo ng katatagan. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa umaga ay makapagbibigay sa atin ng lakas at katatagan upang harapin ang anumang hamon na maaari nating harapin sa araw na darating. Pang-apat, malinang ang ating pasasalamat sa Diyos. Ang pagsasanay sa sarili na magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating quiet time sa umaga ay makakatulong sa ating
upang maituon natin ang ating pag-iisip sa pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa ating buhay at mapanatili natin ang positibong pag-uugali. Ngayon mga kapatid, paano natin isama ang ating morning quiet time sa ating pang-araw-araw na gawain? Una, maghanap tayo ng tahimik na lugar. Pumili tayo ng isang lugar sa ating bahay kung saan ay makakapag-concentrate tayo at hindi tayo maiistorbo sa ating quiet time sa umaga. Sa kaso ko, dahil hindi naman ganun kalakihan ng aming bahay, ang ginagawa ko ay gumigising ako ng madaling araw, like 3:30 ng umaga. Gumigising na ako habang ang mga kasama ko sa bahay ay tulog pa. Upang sa ganun ay hindi ako maiistorbo sa oras ko kasama ang Diyos. Nakakapagpanalangin ako sa Diyos, nakakapagbasa ako ng Bible at nakakapagnilay-nilay ako sa mga natutunan ko sa Biblia. Pangalawa, maglaan ng oras. Gumawa ka ng isang desisyon kung ilang minuto ang iyong ilalaan sa iyong quiet time sa umaga at gawin itong prioridad sa araw-araw. Sabi ko nga para makapag-isa ko at wala akong istorbo, pinili ko na gumising ng 3:30 ng umaga upang sa ganun ay hindi ako maiistorbo sa aking quiet time sa umaga habang tulog pa ang mga kasama ko sa bahay. Pangatlo, maari tayong gumamit ng quiet time devotional guide. Maari tayong pumili ng devotional guide mula sa mga aklat o sa online para mabigyan tayo ng gabay sa ating pag-aaral ng Biblia. At makakatulong ito sa atin upang maging focus at accountable tayo doon sa ating pinag-aaralan na salita ng Diyos. Pang-apat, magdasal at magninilay-nilay. Maglaan tayo ng oras para sa ating panalangin at humingi ng gabay at kaalaman habang pinagninilay-nilayan natin ang mga salita ng Diyos. At ang panglima, dapat maging consistent tayo. Ang pagkakaroon ng quiet time sa umaga kasama ang Diyos ay isang pang-araw-araw na kaugalian. Ang pagiging consistent ay ang susi upang mabuo ang gawain ito. Ngayon mga kapatid, ano ang kailangan natin para sa ating quiet time sa umaga? Una, kailangan natin ng Biblia. So, sa akin ito ang aking ginagamit na Bible para sa aking morning devotional. Pangalawa, kailangan natin ng notebook. At ako ay grateful ako sa tao na nagbigay sa akin ng quiet time notebook na ito dahil pinaalala niya sa akin na kailangan magsulat ako para sa aking quiet time. Dito ko sinusulat ang mga natutunan ko na aral mula sa banal na kasulatan. Kaya napakahalaga mga kapatid na nagsusulat tayo sa ating mga natutunan sa ating quiet time upang sa ganun mayroon tayong mababalikan pagdating ng araw. Pangatlo, kailangan natin ng ballpen. So, grateful din ako sa ballpen na ito dahil ito ay bigay sa akin at personalized. Meron itong pangalan ko. Kaya ito ay maaaring gamitin para magsulat sa aking mga natutunan mula sa banal na kasulatan. At pang-apat, kailangan natin ng highlighter. Ang highlighter ay nakakatulong sa atin upang maaari nating i-highlight ang mga scripture sa Bible
na nagbigay impact sa atin, sa ating mga natutunan, kung ano yung mga bagay na nagbigay sa atin ng inspirasyon sa ating mga nabasa sa banal na kasulatan. At upang hindi natin makalimutan, bukod sa pagbubuhit natin sa ating Biblia, maaari din tayong gumamit ng highlighter upang mas madaling makita kapag binalikan natin yung scripture na nagbigay impact sa atin. Hayan mga kapatid, kung kumpleto na tayo, handa na tayo para sa ating quiet time sa umagang ito. Tara na at tayo ay mag-quiet time na. Muli, ito si Tito Ver ang nagsasabing ang kahalagahan ng morning quiet time kasama ang Diyos at si Jesus ay isang makapangyarihang kaugalian na makakatulong sa atin na mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Makatagpo tayo ng tamang gabay at tamang direksyon at mabuo ang ating katatagan at malinang ang ating pasasalamat sa Diyos. Gawin natin ito mga kapatid at makikita natin kung paano ito makakatulong sa atin sa ating journey bilang isang Kristiyano. Bilang isang young Christian, napakahalaga na sundin natin ang mga basic na dapat nating matutunan kung paano natin gawin ang ating quiet time sa umaga. Upang sa ganun, lalago tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa aking mga masugid na taga-subaybay sa aking YouTube channel, inaanyayahan ko kayo na kung mayroon kayong topic na nais talakayin sa aking channel, huwag kayong mahiya na maglagay ng comment sa comment box na nasa ibaba ng video na ito. At sisikapin ko na sa susunod kong mga upload ng aking video dito sa aking segment ay masasagot ko at matalakay ang mga nais ninyong malaman tungkol sa banal na kasulatan. Muli, maraming salamat sa inyong panunood sa araw na ito. At sana'y napulutan natin ang aral ang ating tinalakay sa araw na ito. Sa aking mga kaibigan na ngayon lamang nakapanood ng aking video, huwag kalimutan ang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. At huwag din kalimutang i-click ang notification bell upang sa ganon palagi kayong ma-notify kung meron akong mga bagong uploads dito sa aking channel. Huwag kalimutan natin na mag-share sa video na ito sa maraming mga tao upang maging kasangkapan tayo, maging instrumento tayo ng Diyos na mapalaganap ang kanyang mga salita. Hanggang sa susunod nating pagkikita, pagpapalainawa tayo ng ating Panginoon.